Hello Rangers, this is Aiden, and if you're new to my channel, please subscribe for more. And now, your watch begins. So, all of this is unofficial at maaari pang magbago after ng Governor's Cup. And yung isip din ng mga players, and hindi rin natin hawak yung desisyon pagdating ng draft. So, this is only a mock draft, and I hope you would still continue to watch. So, let's go. With the first pick, NLEX Road Warriors. So, we have Munson, Ravenna, and Go. So, meron na silang Eram. Magde-decide na lang sila between Munson and Ravenna. So, I think they would go with 30 because naging player na siya ni Coach Yang sa Gilas. And, syempre, magiging backward duo sila ng kanyang kapatid na si Kiefer Ravenna. So, let's see how it goes. With the second pick, Miracle Balls. They have Amer and Newsom and the backcourt. So, they would probably go with Isa Akgo, sobrang kailangan nila ng big man and pwede siyang maging 4 kasama si Almasan. Third pick, Colombian Jeep. So, dito na mapupunta si Joshua Munson and grabe together with CJ Perez. Takbuan talaga yan and pwede pang rival with the Ravenna Brothers. Yung McCarthy and Perez niya sobrang matinik. Paano pa kaya kung may Joshua Munson? Eh, sobrang ayos na para sa Colombian Jeep. Fourth pick, Alaska Aces. This is where Troy Reich will fall. Sobrang hirap ang Alaska sa big man this past few years. Sobrang reliable naman ni Sanitos pero nagkakaedad na, alam naman natin yon. And pwede na rin siyang i-mentor neto si Troy Reich. Plus, stretch big. Ito, perfect para sa Alaska. Fifth pick, Blackwater Elite, Santi Santillan. So, sobrang need na nila palakasin yung ilalim nila. Wala ka ng problema sa outside with Parts, Maliksi, and Sumang. So, ayun na lang, kahalili na lang ni Belo sa ilalim. So, si Belo, stretch big naman siya. So, kailangan talaga ng pang-ilalim ng Blackwater Elite. So, 6th pick, Magnolia Hotshots. They have an amazing backcourt, Lee, Baroka, and Alalon. So, nagkakaedad na rin si Mark Pingris. And the next power forward in the draft is Arvin Tolentino. Sobrang daming magiging steal sa mga next pick. So, 7th pick, Colombian Jeep from SMB. So, ayun, dito na mapafall si Alvin Pasaol. Grabe, may Munson, Perez, and Pasaol. What could be for the Colombian Jeep? Sana wala lang mga trade na mangyayari. So, 8th pick, Rain or Shine. Biruin mo, may Roosevelt Adams ka pa sa 8th pick. Sobrang lalakas Rain or Shine nito kung magkaroon sila ng consistent shooter like Adams. Grabe, palakas ang PBA nito. So, 9th pick, Alaska Aces from Phoenix Fuel Masters. And another steal in the draft, Jason Brickman. So, Casio, nagkakaedad na. And they would go between Brickman and Siso. And kung totoo yung rumors about sa paghingi ng trade ni Banchero is baka makatulong to para hindi siya umalis kasi palakas na din naman yung Alaska. And may makakahalili na siya sa backcourt na isang Jason Brickman. So 10th pick, Michael McKinney. Hey hey, never fans! Another fill with a scoring mentality with Denoro Pringle and Thompson. Pwede na siyang mentor ni LA to be the next backcourt. It will be a good experiment pero wag lang sana mapareho kay James Forrester, alam naman natin yan. And 11th pick, Northport Batampierre, Larry Muyang. Another addition ito para sa frontcourt ng Batampierre and it will be a good draft for them. And last, para sa first round, TNT with the 12th pick, Sean Manganti. Grabe, sobrang sakto para sa katropa. Ilagay lang nila si Sean sa small forward, Castro and Pugoy in the backcourt. Isang kahalili na lang ni Rosario sa frontline. Grabe, unstoppable TNT na yan. So, ayun lang for this video. Again, this is all unofficial and still, I hope you like this video and thank you for visiting my channel. And now, the watch has ended. Bye-bye.